ito pala yung ating wireless microphone mga idol, player, amplifier at saka B8 sound card. So mayroon tayong viewers na nagpapasetup ng ganitong setup ano. So shoutout sa isang nating viewers na si Idol Roland Reyes. So ipapakita natin dito mga idol kung ano ang mga cord na gagamitin natin dito o RCA jack ano. So ito lang mga idol ang gagawin natin ngayon. So sa ganitong setup mga idol, pwede tayo gumamit dito ng ating microphone input, yun ang gagaling dito sa ating B8 o yung output ng ating B8 pwede natin i-input dito sa ating DVD, pwede din sa ating amplifier. So sa ganitong ano, hindi masasapawan yung ating microphone. So doon kasi sa una nating ginawang video na pag once na hindi tayo marunong mag-control doon yung accompany at saka monitor, maari na mahina yung ating mic dahil malakas yung ating music. So itong gagawin natin na mas okay na makontrol natin yung ating microphone at saka music. Sa connection ng ating DVD to amplifier mga idol, ito lang din gagamitin natin, no? RCA jack. So ang kukunin lang natin dito, itong puti at saka pula, yung audio output ng ating DVD. So dalawang RCA jack lang ang gagamitin natin dito, papunta sa ating input ng ating audio amplifier. So selector B ang ginagamit ko rito. So dito tayo mag input sa selector B, ayan. So walang pinagbago dyan mga idol ano, yan ang basic na connection lagi natin sa ating DVD at sa amplifier. So magbabago lang tayo ng connection dito mga idol, dito sa ating wireless microphone, papunta sa ating ito B8 ano. Dito naman sa ating wireless microphone mga idol, itong receiver ng ating wireless microphone, so gagamitin natin dito na cord mga idol, 6.35, ito po. 6.35, tapos ang dulo ay 3.5. Ang 6.35 natin sa output ng ating wireless receiver or wireless microphone receiver. Ang 3.5 dito sa microphone input ng ating B8. So ito lang gagawin natin mga idol. Output tayo dito sa ating wireless microphone receiver. Ayan. So ang pinaka 3.5 naman natin ito. Dito sa microphone input ng ating B8 sound card. So kung ano man ang B8 sound card na ginagamit nyo, sa microphone input lang, yun ang gagaling dun na output sa ating microphone wireless receiver. Ang input, dun lang sa microphone input ng ating sound card. Ano? So kahit anong model po yan, ganun lang gagawin natin. So, mayroon na tayo ditong microphone input sa ating B8 sound card. Sa sunod natin gagawin mga idol, output naman itong ating B8 sound card. So, itong output natin dito ay dalawa, headset at monitor, ano? Ayan, so mamili tayo dyan. So, mayroong iba, earphone. So, okay lang din yon. Basta, ang earphone, headset, monitor, output po yan ng ating B8 sound card. So ito naman ang gagamitin natin mga idol, 6.35 to 3.5. So ang 3.5 mga idol, output ito sa ating B8 sound card, ito namang 6.35, input ito ng ating DVD player or amplifier. So itong available sa ating mga microphone input, 6.35. So itong 3.5 sa output ng ating B8 sound card. So ito lang ang gagawin natin mga idol, output lang tayo sa ating B8 sound card. So, mayroon na tayong input mula sa ating wireless microphone. Mayroon naman tayong output na dito sa ating B8 sound card. So, ito yung dulo ng ating output mga idol, ano? Dito sa ating monitor na ginamit na output ng B8 sound card. Itong pinakadulo niya, 6.35. So, ito na yung i-input natin sa ating microphone input ng ating amplifier or DVD, ano? So, unahin natin yung ating amplifier. So, ito mga idol ay nanggagaling sa ating B8. So sa ganitong setup mga idol, ang kailangan lang natin volume dito, yung monitor. Ayan, para may output yung ating microphone. Ito naman yung ating microphone input dito. Dito naka-connect to sa ating microphone volume. So adjust na lang natin. So dito, pwede naman tayo magtaas ang echo dito. Pati yung ating microphone volume dito, dapat nakataas po yan. Para mayroong signal na papasok mula dito sa ating B8 sound card. So itong ating wireless microphone mga idol, ano, ayan. Shure SH33 ang ating model. Ayan. Hello. Sound check. So ito mga idol yung ating microphone input sa ating amplifier. Ano? Ayan. So dalawang echo na pwede natin dito makontrol. So may mic volume din tayo dito. Pag tumaas tayo dito, tataas din po yan. So ayan. Wireless microphone. So may sarili din siyang volume. So control na lang natin para
hindi tayo magpipeedback, ano? So ito naman mga idol, ano? Ito naman sa ating DVD, halos pareho lang din sa ating amplifier. Mayroon siyang mic volume, echo, ayan. So pinakaiba lang dito mga idol, pag dito tayo naka-mic input sa ating DVD, may score. Pero pag dito sa ating amplifier, hindi siya nag-i-score. So ito mga idol, yung ating DVD, pwede natin ito ilagay sa ating settings, ano? Nailagay natin sa sarandom, para dito man tayo naka-mic input sa ating DVD, amplifier, mayroon pa rin score yung ating video, okay. So gusto natin mga idol, para makita natin yung random settings na yun, ano, gamit itong ating DVD player at saka yung kanyang remote, iselect lang natin yung setup. So ayan, so mayroon siyang password. So ang password niyan mga idol madalas ay 4 na 0. So iselect lang natin yung 4 na 0. Ayan, so kung nakikita niyo mga idol, ayan, score check. Mayroon po siyang random at saka mic input. Ayan. So ayan mga idol, ano, kung nakikita nyo yung ating score check, mayroon siyang random, mic input at saka off. Ayan. So scroll down lang natin para mapunta tayo sa mic input. So pag naka mic input mga idol, yan yung ibig sabihin na pag nasa DVD lang tayo naka microphone input, may score siya. Pero pag naka input tayo sa ating amplifier, wala siyang score. So kaya nilalagay natin sa random para yung ating microphone naka input man sa ating DVD or amplifier, mayroon pa rin siyang score, ano. So ganyan lang mga idol para madali natin makita itong random ng ating score check. Ayan, so pag okay na yung random na yan, i-enter na lang ulit natin para magiging okay na siya.